Patay ang dalawang batang magpinsan sa Angeles City matapos makulong sa nakaparadang kotse. Hinala naman ang kanilang pamilya, hindi aksidente ang pagkamatay ng mga bata. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang sabi ng pamilya ng mga bata at ano nga ba talaga ang nangyari? Jester, hindi pa rin nga matanggap ng kaanak ng dalawang bata na sa trahedya hahantong ang paglalaro lang sana ng magpinsan kahapon sa labas ng kanilang bahay. Wala na raw panahon para magsisihan pero may paalala sila sa mga nangungutya na tuloy-tuloy nga yung pagsasabi sa kanila ukol umano doon sa kanilang kapabayaan sa dalawang bata. Bandang alas 9 ng umaga kahapon, sa kuwang ito ng CCTV sa barangay Malabanya sa Angeles City, Pampanga. Makikita ang dalawang batang ito na nagtatakbuhan sa tabing kalsada. Ilang saglit pa, nilapitan nila ang isang nakaparadang kotse. Umikot sila sa kabilang bahagi ng sasakyan. Hindi na nahagip pa ng CCTV pero pumasok na pala ang dalawang bata mula sa passenger side ng kotse. Makalipas ang 4 na oras, dumating na ang may-ari ng kotse. Pagbukas niya ng sasakyan, laking gulat niya nang tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata. Pinagkaguluhan ito ng mga residente. Napag-alamang magpinsan ang mga nasawing bata na kinilalang sina Daryl Alibio, 3 taong gulang, at Marvin Bula, 2 taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, hindi na ilak ng may-ari ang naturang sasakyan ng iparada niya ito. Kaya ito nabuksan ng mga naglalarong biktima. Nakaburol na ngayon ang magpinsan. Kwento ng kanilang mga magulang. Yung dalawang bata, kumakain lang dito. Tapos yung tatay niya, bumili lang saglit sa tindahan. Tapos pagbalik niya, wala na yung dalawang bata. Tapos yun, nagtaranta na sila maghanapan. Napunta na nga kami sa checkpoint, baka motor, kakahanap sa dalawa, baka sinama lang ng mga batang mumalimos, ganyan, na baka naligaw lang. Base sa medical report, asphyxia by suffocation o kawalan ng hangin ang ikinamatay ng mga bata. Pero hindi kumbinsido ang kanilang mga kaanak. Kasi sa sitwasyon ng anak ko, parang bugbog sarado yung anak ko. Kasi duguan siya. Hindi po namin matatanggap na suffocate lang. Giit naman ang ama ng may-ari ng kotse, aksidente ang nangyari. Natutulog daw sa loob ng bahay ang kanyang anak, nakagagaling lang sa biyahe nang mangyari ang insidente. Matinding trauma rin daw ang inabot nito nang makitang may patay sa loob ng kanyang sasakyan. Nabigla din kami kasi hindi namin expect na mangyari yun. Kasi araw-araw, ganun yung routine ng anak ko. Uuwi ng umaga, tapos matutulog, maya-maya, aalis na. Iniimbisigan pa ng mga otoridad kung may kapabayaan ng driver ng kotse. Paalala nila sa mga may sasakyan. Huwag iwanan na nakabukas ang yung sasakyan. Mag-iwan ng mga mamahaling bagay, importante sa'yo. Ngayon, hindi nga nawala yung gamit mo, pero may nawalang buhay ang nawala. Ang lola naman ng namatay na magpinsan, may mensahe sa mga pumupuna sa kanila dahil sa umano'y pagpapabaya sa pagbabantay sa mga bata. Kung saan niyo ko sasabihin na kayo na pinabayaan yung mga anak niyo na ganyan yung mangyari, managot yung may, mga anak. Dapat po ba yan? Pasalamat kayo, hindi sa inyo nangyari sa mga anak niyo yan. Hindi ka gusto ng mga magulang na mamatay yung mga anak nila. Kayo dapat yung manahimik sila. Jester, kaninang hapon nga ay nagpaabot na ng tulong pinansyal ang City Social Welfare Office dito sa mga kaanak. Nakikipag-areglo na rin ito nga pamilya ng dalawang bata para magkaroon ng koordinasyon sa Commission on Human Rights para sa re-autopsy ng dalawang biktima. Jester. Nag-uulat mula sa Pampanga. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.